Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tintera ng bayan. Hello mga kasari! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Po ang aking daily routine every morning, no? Ayan, no? Unang-una, pagkabukas po na pagkabukas ng ating sari-sari store, eh, thank you, Lord, agad, no? Para mas lalo pa tayong biyayaan at magkaroon pa tayo ng mas maraming customer at mga suki. Ayan. Syempre, pag maraming customer, maraming suki, malaki ang benta, malaki ang kita. At marami tayong pambili ng ating mga paninda, no? Yun eh, no? Kapag malaki po talaga yung napagbentahan natin, syempre, mas marami rin po tayong mabibiling mga paninda. Tsaka, mas mabilis po lumago yung ating sari-sari store. Kaya alagaan din po natin yung ating mga customer at mahalin. Pakisamahan po sila ng mabuti para lagi-lagi po silang bibili sa ating sari-sari store at madagdagan pa yung ating sari-sari store. Kaya magpakabait din po tayo sa ating mga customer kasi syempre sila yung unang bubuhay sa ating sari-sari store. Kapag walang bumibili sa ating sari-sari store, malulugi po yung ating negosyo. Kaya mahalin po natin yung ating mga suking customer, okay? Huwag po natin silang susungita kasi once na nagsungit tayo sa kanila, ililipat na po agad yan sa iba. Kasi medyo maramdamin din yung ating mga customer, kaya always smile lang tayo sa kanila kahit minsan naiinis na tayo or may masamang pakiramdam tayo, no, nakasimangot tayo, wag pa rin, kailangan smile pa rin po tayo lagi, okay? So ayan na nga po, habang wala pa po masyadong bumibili, konting walis-walis, punas-punas, tsaka mamaya na lang din po ulit yung ibang mga gawain, no? So kapag mayroon po talaga tayong sari-sari stories, kailangan po marunong po tayong manage talaga, no, yung time management, diba? Kasi marami tayong gawain, eh, lalo na kung mag-isa lang po tayo sa ating sari-sari store, pati yung mga gawaing bahay, tayo rin po yung gumagawa. So, kailangan hati-hatiin natin yung oras para magapanan ang pagiging ina. Yan, no? Tsaka yung pagiging katulong. Diba? Kasi, iisa lang tayo, tayo lang nag-gumagawa, no? Tayo yung nagtitinda, tayo nagre-replenish, tayo pa yung mga naglilinis, hindi lang sa tindahan natin, pati na rin sa ating sa loob ng bahay natin, no? Tsaka pag-aasikaso pa sa anak natin. Kaya, kailangan time manage din po, no? Yung oras. Hati-hatiin natin, no? Ako kasi ganito eh, kapag pagdating ng alas 7, kailangan tapos na ako sa mga gawain ko dito sa sari-sari store ko, nakapaglinis na ako, nakapag-restock na ako, nakapagpunas-punas na ako, ganyan, no? Tapos susunod naman na pupunta ako sa kusina, no? Magluluto naman ako kasi kakain na yung anak ko, ganyan, no? Pero ano yan, dito kasi sa sari-sari store ko, kahit open yan, nasisilip ko siya, no? Nasisilip ko siya at wala pong nagtatangkang manguha kasi meron naman po tayong CCTV tsaka mababait po yung mga tao dito, yung mga kapitbahay ko. So, yan, thank you din sa kanila kasi, yan, mabait sila sa amin. Tsaka, mabait na rin ako sa kanila, no? So, ayan, no, wala pang 7 o'clock kaya sinusulit ko yung mga oras na to. Yan, nagsasabit-sabit ako, nagre-replenish yung iba ko pong mga stock na hindi ko natapos kahapon. Ayan, ngayon ko tinatapos, ngayon ko ginagawa. So, ayan, yung paggawa ko po dito sa akin, sari-sari, sir, parang installment. Installment na pa konti-konti na kung ano lang yung matapos ko sa ganung oras, is yun lang yung gagawin ko. And then, yung mga hindi ko pa po natapos, kinabukasan na ulit. At kung hindi pa rin natapos kinabukasan, edi sa susunod na ulit na bukas. Ayan, no? Kasi marami po talaga tayong ginagawa at iisa lang po ako na nag-aasikaso talaga, no? Minsan sa dami rin po ng gawain ko, hindi ko na alam kung anong uunahin ko, no? Plus pa yung anak mo, may sakit, yan, di ba? Minsan nakakapagod din, pero hindi pwedeng mapagod. Kailangan lang na rin magpahinga, saglit lang, ganyan. Kapag nakapagpahinga na, kakain na tayo, di, nakapag-charge na tayo, so go-go-go na naman tayo sa mga gawain natin. Ganyan talaga ang super nanay, super tindera, di ba? So, yan, laban lang, no? Para sa ikaunlan ng ating buhay at sa ating mga goal natin, yan yung mga pinanghahawakan natin. No, malaking influensya po talaga sa atin yung pangarap natin, yung goal natin. Kasi kahit napagod tayo, pagsusumikapan pa rin natin yan, hindi tayo, parang hindi natin niisip na pagod tayo, no? Kain lang tayo, ganyan, tapos start na naman ulit sa mga gawain. Kasi dahil doon sa goal natin, sa pangarap natin na maabot, yung pangarap natin na yun, na matupad, diba? Kaya malaking bagay po talaga na meron po tayong goal sa sarili natin, sa atin, no? Para masigla tayo lagi-lagi. Okay?
at patuloy na lalaban. So, yan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Thank you for watching. See you on my next video. And bye-bye. Happy selling. God bless. Thank you for watching.